Rise and Shine Pilipinas, alamin na po natin kung anong magiging tayo ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, May 13. Makikita natin dito sa latest weather satellite image ng PAGASA, bahagyang bumaba ang sakop ng itong Intertropical Convergence Zone o ITCC. Ngayong araw ng Huwebes, apektado na lang nito ang Mindanao. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCC ay inaasahang magdadala ng mga pag-ulan, dulot ng mga heavy to intense thunderstorms sa halos buong Mindanao. Samantalang ang easterlies naman ang magdadala ng mainit at maalinsangang hangin nang gagaling dito sa silangan mula sa Pacific Ocean ang umiiral pa rin sa bansa. Ang binabantayan nating low pressure area east of Mindanao ay isa ng tropical depression na tatawaging Krising. Sa kasalukuyan ay may matatagpuan ito sa layong 430 kilometers east of Davao City at may maximum sustained winds ito na 45 kilometers per hour. At gustiness o bugso ng hangin aabot naman sa 55 kilometers per hour. Dito sa Luzon, buong araw makakaranas ng pag-ulan, dulot naman ng mga thunderstorms dito sa lalo na sa Palawan at Oriental Mindoro, kung saan malapit kahapon yung epicenter ng lindol nararamdaman natin kahapon, pasado alas 9 ng umaga. Naramdaman nyo rin po ba yon? Pagdating naman ng hapon, may mga isolated rain showers and thunderstorms na rin dito sa Ilocos Provinces, Aurora at Quezon. Mainit at magiging maalinsangan naman ang mga inaasahan panahon dito sa Cordillera kasama na ang Baguio, Tuguegarao, Isabela, Quirino at ganun din sa Nueva Vizcaya. Dito sa Metro Manila, partly cloudy to cloudy sky sa maghapon at mababa naman ang tsansa ng pag-ulan lalo na sa ilang bahagi pagdating ng hapon. May aasahan na rin pag-ulan sa southern part ng Metro Manila, Camanaba area at Quezon City at Marikina. Maring umabot sa 35 degrees Celsius dito sa Metro Manila at inaasahang aabot pa sa 41 degrees Celsius ang heat index dito. Inaasahang aabot sa 38 degrees Celsius ang forecast maximum air temperature dito sa Tuguegarao, 34 degrees naman sa Lawag, 33 degrees sa Legazpi at 32 degrees sa Tagaytay City. Samantalang 31 degrees naman sa Palawan at 27 degrees Celsius naman sa Baguio City. Dito naman sa Visayas, halos buong araw magiging maulap at patuloy pa rin makakaranas ng mainit hanggang katamtamang lakas ang pag-ulan. Lalo na pagdating ng hapon o gabi, dulot naman ng mga thunderstorms dito sa Cebu, sa Bohol at Negros and Panay Islands. Dahil lang sa pagiging maulap at maulan, medyo mababang inaasang air temperatures dito. Nasa 33 degrees Celsius lang ang forecast maximum air temperature dito sa Iloilo at 32 degrees Celsius naman sa Metro Cebu at Tacloban. Dito naman sa Mindanao, umaga pa lang, may heavy to intense rains ang inaasahan bago pa magtanghali sa Northern Mindanao, Bukidnon, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Compostela, Bali, ganun din sa Davao at Soccsajan regions. Dulot ng Tropical Storm Krising, magpapatuloy ang pag-ulan sa hapon o gabi, dulot ng mga heavy to intense thunderstorms na dala nito. Nasa 32 degrees Celsius naman ang forecast maximum air temperature dito sa Cagayan de Oro at Davao. Nasa 31 degrees Celsius naman dito sa may Zamboanga. Patuloy pa rin po tayong mag-iingat sa mga possible flash floods and landslides na maaaring idulot ng mga nasabing pag-ulan. Naitala kahapon ng PAGASA, May 12, ang pinakamataas na heat index ngayong taon sa bansa. Doon pa rin sa Dagupan City, Pangasinan. Naitala ito alas 2 ng hapon ng 52 degrees Celsius. Mas mataas po ito sa naitalang 51 degrees Celsius last Saturday lang. Nakakahilong init na po ito. Hindi po tayo dapat magtaka na nangyari ito sa Dagupan City, Pangasinan. Dahil ang pinakamataas na air temperature na naitala sa bansa ay pareho ring naitala sa Dagupan City noong April 29, 1921 at May 11, 1969 na parehong 42 degrees Celsius. Kaya kung titignan natin, nasa ikalawang linggo ng buwan ng Mayo na itatala kadalasan ang pinakamainit na air temperature at heat index temperature dito sa bansa. Dito naman sa Metro Manila, 150 kahapon ng hapon na itala naman ang 40 degrees Celsius heat index ng PAGASA sa Science Garden. Maaaring umabot ngayong araw sa 41 degrees Celsius ang heat index dito sa Metro Manila ngayong araw ng Huwebes pagdating mamayang hapon. Kapag ganito kataas na mga heat index temperatures, ibig sabihin ito ay nasa level danger na ito. Makakaranas ng heat stroke maliban pa sa heat cramps at heat exhaustion ang ating katawan. Narito naman ang mga inaasahan nating heat index temperature sa iba't ibang bahagi ng bansa ayon na rin sa PAGASA ngayong araw ng Miyerkules. Aabot sa 49 degrees Celsius sa Dagupan, 42 degrees Celsius sa Tuguegarao at Cabanatuan, 41 degrees sa Catbalogan Samar, 40 degrees Celsius sa Tagbilaran, Bohol, ganun din sa Dipolog at Cotabato.
Hanggat maaari po, iwasan nating mabilad sa araw sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon para iwas heat cramps at heat stroke na rin. Magbaon ng payong pananggalang sa mga biglaang buhos ng ulan at sa init ng araw. At uminom palagi ng tubig para di tayo ma-dehydrate. Good news pa rin sa mga mangingisda at mga gustong maglayag sa ating mga karagatan. Walang inilabas na gale warning ang PAGASA sa anumang baybayin ng bansa. Inaasahang moderate lang ang mga alon sa karagatan ng Eastern Luzon at Eastern Visayas, ganun din sa Eastern Mindanao. Samantalang slight to moderate naman ang mga pag-alon sa mga baybayin ng Extreme Northern Luzon, Western Luzon, dito rin sa may karagatan sa paligid ng Palawan at sa inland seas ng Visayas at Western Mindanao. Kahit na slight to moderate ang mga inaasahang pag-alon sa mga karagatan, iba yung pag-iingat pa rin po sa mga mangingisda at sa mga maglalayag sa karagatan gamit ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Sumikat ang araw kaninang 5:29 a.m. at sunset naman mamayang gabi, 6:16 ng p.m. At yan po ang inaasahan nating magiging taya ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, May 13. Ako po si Edmund Rosales, nagsabing laging maging handa, may bagyo man o wala.